Wala, inabot na tayo ng malakas na ulan dito sa Los Baños. Nakisilong muna tayo dito sa saratong gasolinahan. Tamang-tama naman, merong isang motorcycle store dito. Yung motor race. Alam na dis. Punta muna tayo doon. 3, 2, 1. Mga ka-riders, napakadali lang pong puntahan itong Motor Ace dito po sa National Highway ng Barangay Maahas, Los Baños. Dahil tabing kalsada lang siya, ayun, katapatan siya halos po ng Rusi, Barangay Maahas. So ito ho, yung ating nahanap na motorsiklo, dito ko ho nakita. Ito ho yung nalimutan kong i-review noong last 2 months ago. Bale, ito po, TVS-110cc. Ayan. Kasi napansin ko ho pagdaan ko may isang magandang kulay para sa ating mga lady riders. Ito, ang ganda ho ng kulay niya. Ayan, white and pink combination ng kulay niya. By the way, magpapasalamat muna po tayo kay Sir Patrick, sales assistance po dito sa Motor Ace. Sir, mabalikan ko kayo mamaya para sa pricing, ha. Okay sir, salamat sir, ha. Okay, dito tayo sa kulay white pink na color combination. Although maganda rin tong black red na combination eh, panlalaki naman, 'di ba? Maliit lang siya, oh. Parang mas maliit pa siya sa Honda Fit. Pero alam niyo po, itong TVS, made in India 'to na motorsiklo, kaya maaasahan din natin 'to pagdating sa Tibay. Pero bago po tayo mag-start, napansin ko, marami po silang N-Torque Race Edition. Ayan, meron silang kulay yellow, and then ito yung kulay red, dalawa. And then isang version 1. So ito po yung version 2, ano po yung race edition. Maganda sana yung kulay blue, di ba? Yun ang hinahanap natin eh. Pero ito po, ayan. Marami pong mga motorsiklo dito, mapa brand new at repo. Ayan, nakalagay naman yung mga price nila. Ayan, may di ho yung pasyalan dito. Ayan, ito ho, meron silang MIUI 125, Suzuki Smash. Ayan, dalawang kulay, pink at saka black. N-Max, at yan sa likod, mga repo po ng mga sporty. Beat, ayan, pero brand new, ayan yung Honda Click na pula. Hanggang doon sa dulo, dami po dito. Okay, sige, start na tayo dito kay TVS-110cc. Okay, sa kanyang decals, maganda talaga ang color combination na ginawa. Bali yung kanyang decals at sticker dito, ayan, kulay pink. And then yung main color po niya ay white. Kaya tamang-tama po sa mga kababaihan itong motor na to. Okay, ikutan natin na. Dito sa mga sticker niya, ito, nakalagay po yung kanyang model name, Dash. Tapos ito, black na dash din, ayan, magkabila. Almost tatlong dash po ang nakalagay dito sa harap. Dito sa side niya, ayan, yung kanyang brand name na TBS. Then, by the way, ito po TBS eh, pangalan po ito ng isang Indian motorcycle company. Initial po yan. So, mahaba po, hindi ko na matandaan. Pero sige, ilalagay ko po sa screen yung meaning niya. And then, ito po, sa likod, meron siyang 3D emblem na chrome dash, and then ito po automatic nakasulat, and then Digitech R dito sa ilalim po. At dalawang kulay lang po ginamit, or tatlo, pink, white at saka black. Okay, ikutan natin dito sa kabila. Okay, same ng kanyang decals dito po sa magkabilang side, syempre. Okay, balik tayo dito sa harap. Okay, mapapansin nyo dito sa gitna meron pong abang or lalagyan ng plate number. Although hindi in-implement dito sa Pinas yung paglalagay ng plate number sa harapan, siguro ito pwede nating lagyan ng basket para pag tayo mamamalengke, maganda, marami tayong may kakarga. And then dito sa taas yung kanyang headlight bulb po ang ginamit, and then sa turning signals dito po sa gitna bulb din po ang ginamit magkabila. And then dito sa kanyang gulong po, bali tubeless na, may sukat po na 80x90x14, and then ang kanya naman pong brand ay Diamond. And then made in Indonesia po ang gulong na to. Okay, maganda yung kanya pong mugs, yung mug wheels niya. Meron ng sticker po ng TBS, ayan. Kulay red, magkabila.
And then of course, telescopic fork na front suspension. And then single disc brake po dito sa kanyang front brake. And then ayan, single pot caliper. Dito naman po sa rear tire, may sukat na 90 by 80 by 14. Okay, single-sided shock sa kanya pong rear suspension. And then, drum brake po ang kanyang preno dito sa rear. Alam nyo, napansin ko, although maliit po ang kanyang size or dimension, napansin ko yung kanyang CVT, ang laki po. Oh. Ayan, may tatakbo na TBS. And then, ayan, maganda, meron siyang kickstart pa rin. Yun lang, oh, maliit yung kanyang air filter box. Okay, ito po, meron siyang magandang center stand. Malaki, mataas. And then ito po yung kanyang side stand. Wala po tong kill switch. Okay, pagdating naman sa muffler, ito ang maganda po sa mga Made in India na muffler. Meron silang mga kakaibang sukat. Ano po, hindi siya basta bilog. Ayan, pahaba siya. Ito po ang kanyang plastic na heat guard. And then maganda po, yung buong elbow niya talagang pinrotektahan po. Etal po yung material ng ginamit dito sa kanyang heat guard. And then meron po siyang 800 ml na engine oil capacity. And then ito po yung kanyang cooling system. Ayan, air cooled pa rin po siya. And then wala na siyang nakalagay po na extrang footrest. Kasi alam nyo naman yun, nakakasugat po yung mga extrang gano'n, lalo't walang rubber. Maganda ito, extended na po yung kanyang footboard hanggang dito sa ating backride. Meron ng tuntungan, kaya hindi na mahihirapan mag babataas ng footrest. Ayan, okay na. Okay, medyo makitid po yung kanyang footboard, ano, pero mamaya susukatin natin. Okay, dito po sa gitna. Ayan, maganda po yung kanyang pocket. Buo po siya, magkabila, mahaba. Kaya ito lang po nakita ko na gantong box or pocket. Marami tayong mailalagay, ayan. Oh. Hindi na kailangan hatiin pa, isang buo na. Para ma-maximize yung space, ano po. Ayan, ang ganda. Dami natin mailalagay. Cellphone, mineral water, basahan, o ano pa mang documents, pwede po dyan. And then ito po, meron siyang utility hook. And then ayan, meron din siyang charger. Ito, di natin alam. O yan, USB charger na po pala. Kala ko kasi bilog. Kala ko po ay 12 volt socket lang siya. Pero nung binuksan ko, ayan, converted na siya into USB. Kaya tama-tama, habang nag-charge, may wire lang ang kailangan na pang USB o Type-C, anumang cellphone. Kaya tama-tama po dito, lagay natin dyan. And then ito po yung kanyang ignition. Yun lamang po ha, hindi natin matetest at wala akong available na battery eh. Saka nagsosolo si Sir Patrick. Kaya busy pa, kaya hindi natin nabala. Ayan, meron secure shutter key po yung kanyang ignition. Okay, ito sa kanyang panel. All analog po. And then ito, isang meter lang siya dito sa gitna. Pero yung nasa loob po, dalawang gauge. Kaya ayan. Dito po sa left side yung kanyang speedometer, odometer. Dito po sa right side yung kanyang fuel indicator. So almost tatlong indicator lang po ang naka-display dito. Baba, naninag ko yung kanyang turning signals, yung kanyang ilaw ng pagliko po. And then ito po sa kanyang left side, meron siyang high beam, low beam. And then turning signals. And then yung kanyang horn, kulay yellow. And then meron din siyang choke. Oh. Ayos po, dito lang nakita ko na automatic na meron choke. Sa TBS ko, dash 110. And then ito, ang ganda po nung kanyang bar end. Ayan, no? Chrome po siya na matibay po to. Parang gawa po ng metal din eh. Hindi siya na ikagalaw. Oh. Maganda rin po. Then ito, napansin ko ito. Meron siyang brake lock. Ayan, ang ganda. Ano ba, ilalock natin, pipihitin lang. Tapos ayun, no? Yun, lock na siya. Pag engage na tayo po ay maaabutan ng traffic sa mga pataas na kalsada. At hindi tayo, ayan, gaganyan nyo pa para hindi tayo dumulas o umatras. Then, pag i-unlock, pipihitin lang. Ayos. And then, dito po sa kabila, dalawang buttons lang po nandito or switches. Ito po yung switch ng headlight, DRL, at saka switch off. And then, yung kanyang electric starter, push start. Ito pong kulay red. Ayan, medyo maliit nga po para sa paa ko yung kanyang mating. Medyo sagad na po yung size 9 ko na paa. Pero okay naman, siguro pwede to lagyan natin ng bar dito sa gitna para yun ang tungtungan natin, ano po. Kasi pag ganyan po, medyo hindi ko maipasok ng gusto yung ating paa. Pero okay lang yan. Kayang-kaya na natin i-adjust yan. Okay, ayan. Titingnan natin ha kung maliit ba siya pag tayo limiko. Okay, eksakto po naman. Ayan.
sakto siya. Magkabila. Okay, sige, tanggalin natin sa ano, sa center stand para lalo nating masukat yung kanyang height. Kasi dito po naka center stand pero nakakatayo pa naman tayo. Ayan, nakapo tayo. Then lapat ang ating dalawang paa. By the way, yung kanyang upuan sakto lang, hindi masyadong malambot, hindi naman matigas. Okay, ayan. Pero maganda po, ayan. Parang hindi siya stuck, oh, parang pinaltan na, 'di ba? Pag naalala niyo pag tayo nagpapalit ng seat cover, mga nabibili natin sa art fair market, mga ganito ang design. Two-tone na siya, ayan, oh, gray saka black. At ang maganda ho rito, hindi siya madulas. Ayan, oh, ang gaspang po niya, saka makapal po yung kanyang upholstery na ginamit. And then yung tabas niya, hindi rin masyadong mataas, kaya komportable rin pag tayo may angkas. Okay, ayan, naka-side stand na po siya. Ayan ang kanyang forma or tindig pag naka-side stand. Alam niyo po, itong Honda tuloy, itong TBS Dash 110 ang mayroon pinakamababang ground clearance sa lahat po ng mga scooter na review ko. Nasa 115 or 115mm lang po ang kanyang ground clearance. And then sa kanyang upuan, nasa 760 lang po ang kanyang seat height. Kaya kayang-kaya po ito sakyan ng mga di katangkaran natin ng mga ka-riders. Okay, ayan. Alisin muna natin ang side stand. Testing na tayo dito sa kanyang preno. Unahin natin to, yung kanyang rear brake. Yala, nasa tiles po tayo eh. Kaya nung tinesting ko tong rear, medyo hindi siya ganun kalakas po. Ano, pero may kagat naman, ayan. Medyo madiin lang. So siguro, kailangan lang ng adjustment. Pero sige, testingin natin dito sa hindi tiles. Testingin natin dito, ha? Ah, ayun, makapit, syempre. Pag hindi ho sa tiles, ayan, ang ganda ng kapit niya. Hindi tayo susubsob, oh. Suwabi lang yung kanyang lakas ng preno. Rear pa po ito, ha? Rear brake. And then dito po sa kanyang front brake na disc. Ah, ayun, ang lakas po. Napaangat po tayo sa upuan, oh, ayun. Lakas po ng preno dito sa disc, sa front brake. And then, testingin natin yung kanyang single-sided shock. Ito po, ha? Sa rear suspension. Maganda po ang pangiso. Maganda, maganda po ang kanyang ano, suspension at saka yung upuan. Tama-tama po yung lambot. Komportable po talaga. Ayos. Alam nyo ang gaan po niya nung pinark na natin, ano po, meron lang po siyang timbang na 92 kilos. So, mabigat pa ang dalawang kapang bigas sa kanya. And then, sa kanya naman pong U-box, ito po. Pero syempre, hindi siya, ano, hindi siya pwede ng helmet dito. Siguro yung helmet po ng duwende, pwede rito. Ayan, meron pa siyang access dito. Ayan, o, oh, pagbubuksan pa din. Ayan, mag-a-adjust tayo sa carburetor, siguro. Pag itataas, so, ibababa ang minor dito. Pwede na nating dito gawin at hindi natin kailangan tanggalin yung kanyang mga pairings. Balik lang natin, ha. Ayan. Okay, ito po yung kanyang stock na battery. Meron pong sukat na GTZ 5S, and ang brand po niya ay GS. Ayan. And then ito po yung kanyang mga manuals and then basic tools. Ayan, magkakasama na po dito. Ayan, balik lang natin, ha. Okay, 5.3 liters po ang kanyang fuel tank capacity. Then, bibili po kayo sa kanyang fuel consumption. Although carburetor type pa po ang scooter na to, 50 kilometers per 1 liter po ang kanyang fuel consumption. So, parang katumbas na rin po siya ng click. Kasi yung aking version 1 na click po, ganun po ang fuel consumption. Exacto po yon. And then, siyempre, dahil 110cc siya, asahan natin yung kanya pong top speed. Eh, nasa 80 kilometers per hour lang po.
nandito po si Sir PJ De Los Santos, ang sales assistant po dito sa Motor Ace Los Baños. Sir, unang-una, ang ganda po ng uniform natin. Good morning, sir. Ayan, bali, sir, magkano po ang cost price ng ating TVS Dash 110cc? Bali, ang TVS Dash po natin, meron po siyang SRP po na 60,500 po. Tapos may down payment po na 2,500. Tapos for 3 years naman po, meron pong 2,092. For 2 years naman po, 2,747. For 1 year naman po, 4,540. Kasi po, updated naman po, may rebate po tayo na 200. Less 200. Okay sir, tanong ko lang, in case na halimbawa cash siya kukunin, meron po ba tayong pwedeng ibigay na discount dun sa kanyang suggested retail price? Bali sa ano po, eto na po siya. Fixed price na siya? Fixed price po, tapos okay. Meron na lang po mga previous. Ano sir ang mga previous natin? Sa previous po, bali yung registration po natin, 3 years na po. Tapos sa helmet po, tapos yung plate holder po. Sa helmet sir, ano ba to? Half face o quarter face? Sa ngayon po half face. Half face muna, okay. Sir, ano-ano po requirements nyo sa mga interesado po pag kukuha? Bali sa requirements po, meron pong at least po 2 valid ID po, 2 2x2 picture po, bill po ng Meral po or 2-6 po, tapos facelift COA po. Tapos sa Showmaker po, same lang din po ng requirements. Kailangan ng ano. Okay, sige, ito, pipicturean natin itong kanyang requirements. Sir, dadaling ko na ito para mas malinaw sa mga viewers natin. Sir, napansin ko ang dami niyo pong N-Torque Race Edition. Sir, dito po, meron po ba itong promo ngayong buwan, itong ating N-Torque? Yes po, bali naka-promo po siya ngayon na yun pa rin po yung sa previous 3 years po na registration po. Tapos plate holder, tapos meron po siyang exclusive na helmet po from here. Okay, ito yung bagong ano niya, ibibigay na helmet. Aba, full face na ano. Opo. Mukhang customized na siya sir, ano. Okay, original po pala, gile na opo. Helmet. Aba, jackpot tayo pag po tayo yung nakakuha ng N-Torque. Hindi na tayo bibili ng mamahaling helmet. Ayan, meron po sila. Hanggang kailan sir ang promo po niyan? Sa promo po ng helmet po, wala naman po nakalagay na kung hanggang kailan po. Basta exclusive lang po sa race edition po na N-Torque. Okay, so siguro baka maging ano na yan, fix na na sir. Okay sir, titingnan ko lang yung price ng N-Torque race ha. Okay, ito po yung updated price niya. Ngayong July 21, 2023, ito po ang presyo ng N-Torque race dito po sa Motor Race Los Baños. Ayan po, suggested retail price, 81,600. Ang down po niya, ito, 3,000 lang po ang down. Mababa po dito sa Los Baños. Okay, ito yung kanyang tatlong taon po, 4506, 24 months, o dalawang taon, 5953, at sa isang taon po ay 9912 pesos. Kaya may rebate pa rin siyang 200. Ayan mga ka-riders, so ha, samantalain nyo na ho, mababa po dito ang down payment sa Los Baños, Barangay Maahas po, Motor Ace store ng motorcycle, ayan. Sir, yung kulay blue nito sir, meron kayo? Pwede naman po kumuha po sa... Yung order meron sir, okay. Guys, pasyal po kayo dito sa amin sa Barangay Maas po, Los Baños, Laguna. Tapat po ng clean fuel po para makapili po tayo ng ayos na unit na gusto po natin. Open po kami Monday to Sunday po, 8 to 5 p.m. Pwede po kayong mag-visit po sa Facebook page po namin, Motor Ace Los Baños po. Search nyo lang po. Okay sir, maraming salamat po ha sa inyong time na binigay. Okay, good morning sir ha. Yun lang mga riders. Wala tayong talang kapote, hindi tayo makakauwi. Ayan, ang lakas po lang ulan. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.